Ray, may condition ba dito sa ipatutupad na interzonal leisure travel simula bukas? Galing sa ibang lugar. Sa panayam natin kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, sinabi nito na nakadepende pa rin doon sa lokal na pamahalaan kung bubuksan na mga ito ang kanilang mga tourist destination, lalo na kung para sa mga taga-ibang lugar. Ayon sa Kalihim, sa pag-umpisa ng pagpapatupad nga ng Alert Level 4 bukas sa National Capital Region, ay papayagan pa rin naman yung makalabas yung mga taga-NCR, at pero kailangan yung lugar na kanilang pupuntahan ay nasa ilalim naman ng MGCQ at GCQ. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Romulo Puyat. Kasi marami rin tayong mga tourist destinations na kahit na mababakasyon nila, ayaw pa rin nilang tumanggap ng mga bisita, mga turista. Like tulad ng Baguio, sarado siya up to September 19. So kahit na pwede na ang interzonal, intrazonal, hindi pa pwede. Nilinaw naman ni Secretary Puyat na dapat pa rin mag-ingat ang mga turista at sundin ang health and safety protocol kaugnay sa COVID-19. Bibigyan nila ng discount o subsidiya sa swab or RT-PCR test sa mga turista at pwede nila itong isagawa sa Philippine Children's Medical Center, PCMC, sa halagang 750 pesos lamang. Ipresenta lamang ang kanilang booking sa hotel na accredited ng DOT at yung kanilang return ticket, at sa loob ng 24 hours ay lalabas na ang resulta. Dito naman sa Metro Manila ay bubuksan na rin yung Intramuros bukas kasama yung Rizal Park, pero limitado lamang ang bilang ng mga papasukin at mahigpit ding ipatutupad ang health and safety protocol. Ayon sa Kalihim, nasa 99% na yung bakunado sa mga nagtatrabaho sa mga DOT-accredited na hotel at 94% naman yung mga sa restaurants. Ito ay isa sa kanilang pamamaraan para makuha yung posibilidad ng pagkalat ng COVID-19. Papayagan nga rin yung 10% na indoor dine-in habang 30% naman sa Alfresco, yung tinatawag na outdoor dine-in, at ang pwedeng kumain yung mga bakunado na rin. Aga? Ray, kahit sabihin na mahigpit na ipatutupad yung health protocols, before pa man sinasabi na natin yan, ba't nakakakita pa rin tayo ng mga nagpa-violate? May papel ba dito ang LGU, Ray, para ma-double check talaga na walang lumalabag dito sa ating mga health protocols? Yes, aga. Malaki yung magiging role dito ng mga LGU. Sinasabi nga ng Secretary Kuya, sila talaga yung mag-i-implement dito at nakadepende sa kanila kung papayagan nila magbukas o yung mga limitasyon na pwedeng i-implement doon sa isang tourist destination. Like for example, dyan sa may area ng Boracay, ang sinasabi ni Secretary Puyat ay hinihingan pa rin nga sila ng RT-PCR test doon sa mga turistang pupunta doon. And yung iba naman ay talagang nare-require na bakunado yung mga nagtatrabaho, particularly doon sa mga hotel and restaurants na accredited ng DOT. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo.